Always follow these guidelines, mga idol. Okay, simulan na natin ang paggawa ng mashup. Mag-download tayo ng mga music na nagustuhan natin. Click mo lang ang share na icon. I-save mo lang ang TikTok video, mga idol. Ikaw na ang bahala kung ilang music ang gusto mong gamitin para sa iyong mashup. Convert natin ang TikTok video. Ang gamit kong apps ay MStudio. Convert natin ito sa MP3 format. Palitan natin ang title, para alam natin kung alin ang unang music na gagamitin natin sa mashup. Tapos, save mo na. Ulitin mo lang ang ganyang proseso, mga idol, hanggang matapos mo lahat ang mga TikTok video. Next, gagawa tayo ng background image para sa ating mashup. Kuha tayo sa mga free stock photos. Dito ako kumukuha sa Pixabay ng mga background ko sa aking mashup. Marami ditong stock photos or videos na pwede mo gamitin at i-download. Pero kung mayroon na kayong stock photo dyan sa phone nyo, skip mo na ang proseso na ito. Next, ay mag-edit na tayo ng ating mashup. Ang ginagamit kong app ay YouCut. Mas madali kasi na mag-edit dito. Kunin natin ang photo na da-download natin. O yung stock photo mo dyan sa phone mo. Resize natin sa YouTube format. Adjust mo na lang ang photo. Depende sa haba ng iyong mashup. Next, piliin na natin ang na-convert na MP3 kanina. Pwede mo siya lagyan ng fade in at fade out. Depende sa'yo. Ako kasi, ganyan ang ginagawa ko para matakpan ang intro at outro ng music. Laging tandaan, mga 10 seconds lang ang gamitin natin. Huwag yung mas mahaba, trim mo na lang pag sobra sa 10 seconds. Mas mahabang music ay mas malapit ka sa copyright. Kahit na i-edit mo pa, lalo na yung mga original music. Mas okay na mga remix ang piliin mo, idol. Next, add music ka lang ulit, idol. Same process hanggang matapos mo lahat. Mas mahaba ang music na ito.
Kailangan ko muna trim hanggang 10 seconds. Pwede ka kumuha sa unahan ng music. Pwede sa gitna, or bandang dulo. Basta nasa 10 seconds lang. Next, dito tayo sa pinakamahalagang parte ng editing. Ang gamit kong app ay KineMaster. Next, piliin mo yung ginawa mong mashup kanina. Kasi dito tayo mag-e-edit ng sound ng music natin sa mashup. Hindi pwede na walang pagbabago sa sound ng music natin. Instant copyright ka doon, idol, kapag diretso upload ka. Next, click mo ang volume icon. May mga option dyan na dapat mo i-adjust. Gaya ng volume, balance ng sound, at pitch. Lahat yan, idol, baguhin mo. Ang goal mo dito ay magawa mo na magkaiba ang tunog ng music mo kaysa sa original na tunog ng music na ginamit mo. Pwede mo siya pabilisin ng kaunti, or pabagalin ng kaunti, depende sa gusto mong kalabasan ng sound. Next, kailangan mo rin baguhin ang equalizer. Mamili ka na lang kung anong gusto mo. Kung ano yung maayos sa pandinig mo. Basta kailangan iba kaysa original. Yun lagi ang tandaan. Good editing para walang problema. Kung okay na ang iyong edit, ay pwede mo na ito i-save. Next, balik tayo sa U-Cut para sa dagdag na effects. Filters, overlays, na gusto mo pa idagdag. Pero idol, kung mas sanay ka sa KineMaster, pwede naman doon mo na i-finalize ang effects. That's it, save mo na. Then upload mo siya in private. Huwag muna public, para kung sakali may makalusot na copyright ay i-trim segment mo na lang sa YouTube Studio sa Google Chrome. 10 seconds lang naman ang mababawas sa edit mo. Mas okay ito kesa umulit ka. Kaya lagi tandaan, dapat good edit para walang sabit. Yun lang mga idol. At kung nagustuhan mo ang aking video, bigyan mo naman kami ng like at subscribe. Salamat idol.